Mo, ito yung isang bagay na nagustuhan ko kay Yorme. Si Yorme, pagka kanya, kanya. Ibig sabihin, ito, diretsuhan na ho tayo, ha? Diretsuhan na ho tayo. Tayo, kita nyo naman, di ba? Yung mga senador ni Yorme, hindi naman ho ganun kalakasan. Tama, mali. Pero at least, yung senador niya, kanya lang. Pinaninindigan niya, walang iwanan to sa isang barko. Lalaban tayong isang, alam mo yon. Kaya nung sumanib ang Mocha Party List kay Yorme, yan ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, Yorme, eto lang. Kung papaano namin isinaalang-alang ang lahat noong panahon ni Pangulong Duterte, itotodo namin sa inyo. Ha? Kaya nga ako, eto walang biro ito. Ha? Nung, eto, ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Ngayon ko na lang sasabihin. Ha? Nung lumipat yung PDP at nag-endorse dito kay Bongbong Marcos, nagtumawag ko sa akin si Yorme. Sabi niya sa akin, "Bay, oh. Yes, boss," sabi ko, "may nauunawaan ko at naiintindihan ko kung kayo ay lilipat ni Mocha." Sabi niya sa akin, dahil alam ko naman na kayo ay Duterte supporter at ayan na nga, tilang may suporta si Presidente kasi nakasign din si Senator Go doon sa PDP. Maintindihan ko, kaibigan tayo, okay lang, walang problema. Pero kami, tulad na nasabi ko sa iyo noon, itutuloy namin si Mocha. Ibig sabihin, kahit anong ikaw, magbago ka, tutuloy namin kasi yun ang aming nauuhan. Okay. Alam mo, nakakatuwa. Dahil sabi ko nga isang presidential candidate, hindi niya kailangan gawin yun sa akin. Natawagan pa ako at sabihin niya na okay lang, naintindihan ko. Okay? Pero ganun pa man, ang sinabi ko sa kanya, "Boss, hindi kayo ang sinusundan namin. Ang sinusundan namin ay yung prinsipyo na itinutulak ninyo. Go for green, maraming salamat." Kaya sinabi ko sa kanya, "Boss, gusto ka namin dahil hindi ka gwapo. Gusto ka namin dahil hindi ka artista. Gusto ka namin dahil hindi mananalo o mananalo. Gusto ka namin kasi gusto namin yung ginawa mo sa Maynila at gusto namin gawin mo yun sa buong Pilipinas. Kaya kami na andi dito sa'yo." Pwede naman sa totoo lang o. Pwede namang si Mocha hindi mag-declare ng suporta kay Yorme. Bakit to? Marami yung nabawas sa kanya. May 2,000 at mahigit na yung nabawas sa page ni Mocha. At talagang binabanatan siya maya't maya. Kaya nga kung pwede o, go for green. Baka naman pwede ninyong i-follow si Mocha, Mocha Uson, ang kanyang page. Iba pa yung Mocha Uson vlog. Ha? Meron siya doon, Mocha Uson. Makikita yun nun. Almost 1,000,000 ng followers nun. Yun no. Kung pwede, follow natin, supportan na natin. And yet, sinabi ko nga kay Yorme, "Yorme, kami, pag nagbigay kami ng isang salita, hindi namin ito babaliin. Hanggang sa kaduluduluhan, susuportahan ka namin." Isa lang ang sinabi ko sa kanya, "Yorme, basta huwag kang susuko, huwag kang mag-give in sa iba. Okay, dahil pag nag-ibin ka sa iba, labas na kami. Hindi na kami sasama dyan. Pero sa'yo, ibibigay namin ng lahat. Ang karir ni Mocha, ang karir ng Mocha Girls, ang karir ko. Kasi naniniwala kami sa'yo." Yun lang yun eh. Kaya nga nakakatuwa dahil ganun din si Yorme. Ganun din siya sa amin. Sabi niya, "Kung ganun, todo tayo ng laban. Walang uurong, dire-diretso." Nakakatuwa lang dahil may mga ganun pangklasing may prinsipyo, di ba? Hindi katulad nitong partido reforma na ito. Puro lang pala kayo forma. Oh, yan ang page. Oh. Yan, si Diego Latigo, inilagay niya yung page ni Madam. Sige nga, ipin nga natin. Ha? Oh, baka pwede nyo namang ipollow yan. Ha? Ipollow-pollow-pollow. Ganun, ipollow-pollow. Ayan. Ha? Oh, pinilagay ni Diego Latigo. Ha? Pinin natin. Ha? Sana naman no, kung pwede, i-follow nyo naman no, si Madam Mocha. Suporta natin dahil alam nyo, eto, talagang si Madam Mocha all out na. Hindi na ho talaga tumitigil.
at talagang ikakampanya si Yorme, makikipagpatayan na huuli. Bumabalik na yung dating mga kauson. Yung fans na pumapasok sa akin, sariling sikap. Sa mga nagtatanong po paulit-ulit sa Divisoria, wag ko kayo maniniwala. Eh si Minay lang ang nagpupush nun eh. Ito na lang, ganito na lang isipin nyo palagi. Basta eh si Minay, wala yan, bias yan. Eh bata nila si Marcos eh. Kaya lahat ng ikokontra niyan sa ibang kandidato, isipin nyo ha, isipin nyo na lang maigi kung kayo may commonwealth, ha? Kung kayo may common sense, ha? Isipin nyo, bakit eh si Minay lang ang nagpupush niyan? Bakit hindi pinipick up ng ibang mainstream? Kasi alam nung ibang mainstream, fake news. Diba, alam mo ng ibang mainstream yan, fake news yan. Kaya hindi nga nila sinasakyan, wag ko kayong nagpapaniwala. Pag SM na yung nag-push. Pag ako ano, patitigil, pa-stopping ko yan. Kibuloy, kibuloy, kibuloy. Binibero, bero lang kita, binibero lang kita. Gino-joke lang kita, ha? Huwag mo akong pa-stopin, ha? Prim pa natin to. Ay, nako. Ito. Kung mahalal daw na Pangulo, sisingilin ni Mayor Isko Moreno ang bilyon-bilyong pisong utang na estate tax ng mga Marcos. Nakatutok si Von Aquino. Sa probinsya ng Laguna, muling nanligaw ng mga botante sina Aksyon Demokratiko Standard Bearer Mayor Isko Moreno at si Doc Willie Ong kasama ng ilan sa kanilang senatorial candidates. Dumalo sila sa town hall meeting sa Santa Rosa at nag-motorcade din sa tatlong syudad. Sabi ni Moreno, hindi raw siya threatened sa pag-endorso ng PDP laban Cusi faction kay presidential candidate Bongbong Marcos. Hahayaan na raw niya ang taong bayan ang maghusga kung ito ba ay tama, makatwiran o morally acceptable. Kapag nahalal, sisingilin daw niya ang 203 billion pesos na utang na estate tax ng mga Marcos at ipambibili ito ng bigas para sa 59.7 million Filipinos. Ang BIR is under DOF. Oh, mga kaanong ginagawa mo dyan sa likod? Huh? UF is under the office of the president. PCGG is under the office of the president. Ang iiwan kong tanong sa inyo, paano sisingilin ng BIR, ng DOF, at ng PCGG yung utang ng presidenteng posible sa ating bayan? Oh, yun ho, ang tanong. Paano sisingilin daw ng BIR at saka ng DOF ang presidente kung maupo na si Marcos daw? So, ganito lang ho. Pag naupo na, babay na ho, ah. Babay, 23 billion. Hindi ko alam, bala ng taong bayan sumagot sa katanungan na yan. Sa kanyang talumpati, nagbigay naman ng payo si Vice Presidential Candidate Doc Willie Ong kaugnay sa stroke ngayong mainit ang panahon. Ibinida rin niya ang mga healthcare benefits na ibibigay nila kapag nahalal. Gusto namin siyempre magkaroon kayo ng mga libreng gamot, di ba? Gamot sa high blood, gamot sa diabetes. Yan po ang tututukan natin. Doc Willie, kulang gamot sa mga tanso. Katulad ni Mirlan Palomar, kailangan nun ng gamot sa tanso. Libreng operasyon na kailangan natin. Libreng laboratory test. Diba? Itong mga kailangan natin sa kalusugan, magagawa ko lang po kung nasa gobyerno tayo. Von Aquino nakatutok. Pero alam mo ah, ako honestly ah, isa yan sa mga gusto kong sana manalo, si Doc Willie. Kasi alam niya eh, hindi ko siya politiko, nasa ground siya. Alam niya yung mga kailangan ng mga tao sa ground. Eh sana ho, ganun, di ba? Eh, yung comment. O, tuloy natin to.